Kapuso, and good morning dyan sa studio. Nako, alam nyo ba na ako rin, tumatalon ako nung bata ako para tumangkad ako pag New Year's. Pero I have a confession to make. Kahit po this year, tumalon pa rin ako dahil naniniwala pa rin ako na meron pang chance na tumangkad ako. Baka sakali naman. Pero alam nyo ba po mga kapuso na bukod sa pagtalon at pamahiin, natatangkad tayo pag tayo tumalon sa New Year's. Ang jumping ay pwede rin na mabisang workout para sa lahat sa atin na kumain talaga ng marami at todo-todo nitong holiday season. Kaya andito naman po tayo sa Las Piñas City kung saan ipapakita po namin sa inyo, ibibida namin sa inyo ang isang napakatinding workout para naman makabalik tayo sa ating fitness goals. Yan, ganyan. Fitness goals. At syempre, balik Alindog program kasama ang ating mga kapuso this morning. Kaya tutok lang po kayo at samahan kami dito sa isang job sayang morning sa inyong pambansang morning show kung saan palagi una ka, unang hilit. Basketball good morning sa studio. Magandang umaga po sa ating mga kapuso. At yan, tamang-tama nga kayo. Nakubukod sa pamahiin na pag tumalon daw tayo pagbagong taon, ay pwede tayong tumangkad. Siyempre, andito kami sa Las Piñas City sa isang pasyalan kung saan ipapakita namin sa inyo kung paano maging healthy at kung ano ang benepisyo ng pagtalon. Pagtalon! Para sa ating mga katawan, hindi lang balik alindog ang kailangan natin gawin, pero syempre ang consistency is key. Kaya naman po ngayong umaga mga kapuso, kasama natin ang trampoline coach na si Coach Jake Hawson. Coach Jake, grabe! What an entrance! Hi Coach Jake! Hello po! Wait lang, kailangan ko mag-keep up muna mga kapuso. First time ko to sa trampoline park, so para sa ating mga kapuso na hindi pa rin nakakabisita sa isang kasyalang katulad nito, ano mo yung mga age limit, kumbaga, or kung ano yung mga pwede nating tandaan bago tayo pumunta sa isang kasyalan tulad ng trampoline park? Okay, so start po tayo. Pag pupunta po tayo sa Bounce Philippines, so yung age limit naman namin is 3 years old pataas. Okay. All ages na po. Kahit matanda man po or bata, or medyo mataba ka, okay lang po. Okay lang. So, 3 years old pataas po yan. At syempre, nung nalaman ko na magka-trampoline park tayo, ang una kong inisip ay ano yung tamang get up, di ba? So, syempre, minsan fashionista kailangan. Pero dito, kailangan comfort. Ano yung mga dapat nating suotin pag magka-trampoline park tayo? Sa looks naman po, unang-unang mahalaga talaga is kailangan natin ng rubberized shoes, rubberized socks, or grip socks, kung tawagin. Ayan, bakit kailangan ng rubberized, coach? Okay, so kaya siya may grip socks sa ilalim. So, para hindi ka dumula sa trampoline every time natatalon ka or gagawa ka ng tricks. So, tulad kailangan talaga medyo nagsistick siya, mga kapuso. Yes. Ayan. Okay, so kailangan rubberized ng socks natin at syempre, comfortable ang ating clothes. Yeah. Ngayon naman, okay na yung get-up natin, coach. Ano yung mga basic steps na kailangan nating tandaan? Especially for beginners like myself na first time sa trampoline park. Okay, so yung basic natin is yung balance natin sa pagtalon sa trampoline and then yung mga rolling and then jumping into another trampoline. Okay, bago ang basics, alam mo, kailangan ko makita muna ang tricks ni Coach Jake. Okay lang ba, guys? Okay. Pakita muna natin kasi para ma-inspire kami dun sa basics, kailangan namin makita yung ibang level na. So, Coach, take it away. Okay po. So, oh guys, backflip! Huh? Ito yung pinaka-advanced trick na inaaral ko talaga. Kayang-kaya ko naman yun, mga kapatid. Eto na, ready na ba kayo? Hindi ko pa kaya yun. Okay. So, bago tayo makapunta sa isang advanced level ng trampoline park, syempre kailangan natin matutunan ang basics, coach. Turuan mo naman kami. Okay, so start tayo si jump lang. Okay. So, every time na mag-jump tayo, kailangan natin swing yung arms. Yes. So, like this. Okay. Jump. Bounce. Okay. And then kapag gusto mo siyang itaas, kailangan mo i-swing yung kamay mo ng mas mataas. Okay. Yun. Okay. And then kapag gusto mo huminto sa pagtalon, you need to bend your knees like this. Ganon. Okay. Okay. Okay, so start tayo. Jump lang. Mataas. So we have to swing our arms, mga kapuso. Kung kailangan natin ng konting momentum at tumaas ng konti, itataas pa natin ang ating arms at legs. And to stop, just bend our both knees. Okay. Bend your booties. At kailangan syempre yung muscles natin talagang solid. And you know, coach, nafe-feel ko na yung mga muscles at benepisyo sa katawan natin. Pero for those who don't know and who haven't experienced a trampoline park, paano ba yung mga, ano yung mga parts ng katawan natin na matatarget talaga? Okay, so sa part ng katawan ko, like example, yung legs natin,
Yeah. Then yung core body. So gamit na gamit talaga siya, lalo na pag tumatalo tayo sa trampoline, yes, or any tricks. And you know, mga ang na-notice ko mga kapuso ah, kasi syempre ako, I live a very active lifestyle, pero iba yung hingal mo pag nasa trampoline park ka. Bakit ba ganun? Bakit sobrang ano siya, physically challenging and fun? Yes, so yung sa trampoline park ko, eh, kapag tumatalong ka rito, sa loob po ng 30 minutes, kaya mo mag-lose ng 1,000 calories. 1,000 calories? Ganon kadami? Ganon katagal? Just 30 minutes. 30 minutes pa lang yun, yes, ha? And you know, continuous the best jump part about it is you're actually having fun, di ba? Yes. Marami ka mga places na pwede mong puntahan, tricks na pwede mong itry, katulad na ng mga jump and roll and like flying kick. Kung gusto niyo rin yun, itry. So, Coach Jake, ngayon na alam na natin ang mga basics, I think it's time na ipakita natin sa ating mga kapuso ang isang exercise na pwede nilang gawin kung meron silang sarili nilang small na trampoline at home. Okay po, let's go. Let's go. Hey! Hey guys! Okay, ano po ang first step natin, Coach Jake? Guys, first step, forward lang yung legs natin. Left and right. One, two. Okay. Left and right. Guys, huwag kayo masyadong tatalon. Kumbaga, relax lang. Relax na yes, ako, Coach. Relax hindi lang nga ako hinihingal. And then next walang natin. Walang kapagod-pagod. Left-right naman, side. At kung gusto niyo po ng parang medyo may Joyce and Jacob system dito, okay, may gano'n, no? Okay, guys. Ito yung mabisang paraan para mapalaki natin itong part na to sa hips and okay, then sa core body. And I would also say na yung core po natin dito, ito talaga yung nagpapaliit ng chan, Coach yes, Jake, di ba? Okay, guys, ayan, next natin. Run lang, in place. Run in place. Okay, so guys, ito core pa rin yung tama niya. Oo. Kasi naka-flex to kapag ginagawa natin siya. And it's really important na tandaan po natin pag tumatalon tayo, targeted ang ating legs, ang ating butt, okay, at syempre ang core natin. Talaga naman, lahat ng mga love handles na gusto nyong matanggal this okay new year, pwedeng-pwede po yan. Okay, so guys, medyo gawin natin dynamic. Kailangan medyo mas mabilis siya para mas mapil natin yung core natin at pileflex talaga natin. Let's go mga okay, kapuso! Let's go. Woo! And then stop, jump lang ulit. So ito yung pinaka-rest natin talaga. Ito na yung rest, yes, Coach? So hindi tayo pwedeng tumigil. Grabe, kayang-kaya ko pa guys, parang walang nangyayari. Okay, next natin, left and right, arms. Okay, may arms naman. Yes, ito may arms. Same lang din, mas gamit to ng buong katawan. So core pa rin siya. Yes! Core and arms. Core and arms. And you know, kung hindi mo maano, hindi mo talaga mapapansin yung pagod mo dito ah. Kasi masaya siya eh. Okay guys. Ayun oh, boom. Hataw, hataw. Hataw talaga. So, Coach, so ginagawa na natin itong mga exercise natin. Gano'ng katagal advisable na pwede kayong gawin itong exercise na ito sa trampoline? Sa trampoline naman, okay lang na magtagal ka like mga 30 minutes or 1 hour. 30 minutes to an hour. So, yes, perfect po yan, di ba? Para kung gusto nyo ng isang healthy na pasyalan over the weekend or even during the weekdays, then open sila everyday yan mga kapuso, 11 a.m. to 9 p.m. po yan. At magkano ang entrance fee natin, Coach? So, sa 299 per hour po. 299 for 1 hour and 499 naman kung gusto nyo ng unlimited access to the park. Grabe, Coach. Awat na. Hindi ko na talaga kaya. Kailangan ko ng konti pang practice dito. Pero mga kapuso, sana po na-enjoy nyo po yun. Mamaya, ililibot pa namin kayo at ipapakita ko naman sa inyo ang aking sariling fitness regimen. Magbabalik po ang inyong moments sa morning show kung saan laging una ka, unang hinit! Hello! Good morning mga kapuso! Andito pa rin po tayo sa Las Piñas City. Nagbabalik tayo mula rito. Tatlong araw nga po matapos ang bagong taon ay tumatalon pa rin ang ating mga kapuso dito. Siyempre, kailangan natin maging healthy and fit ngayong 2019. At kanina nga po nakita nyo ang ating mga exercises dito sa trampoline park. Ngayon naman, ipapakita ko po sa inyo ang aking own fitness regimen. So, ito medyo mas madali pang beginners ng konti mga kapuso at kailangan natin ng konting solid ground for it.
So I'm gonna teach you 5 exercises na pwede nyo pong gawin kahit wala kayong trampoline or kahit wala kayong mga gamit sa bahay. Very, very easy po to at good for muscle strengthening. The first one is your lunges. Umpisahan po natin na inyong mga kamay ay andito sa baywang. Tapos we step forward and we go down. Yan. But make sure po na when you go down, hindi mag-over yung knee nyo sa inyong ankle. So, dapat in line lang talaga siya. So, parang meron pong line dyan. Ayan. And you should be able to see and feel yung stretch sa inyong legs, sa inyong butt area and your core. Ayan ang ating lunges. Okay. Kaya natin mga kapuso. There we go. Lunges. At kung meron naman po kayong gamit sa bahay, pwede kayong kumuha ng weights. And then you bring weights down and up. Feel nyo ba, guys? Yes! Feel na feel! Okay! So, after naman ng ating lunges, pwede rin natin itry ang ating plank. So, the plank really is para sa inyong core. So, kung gusto nyo pong tanggalin ang inyong mga love handles at nakinain natin during the holiday season, ito naman po ang gagawin natin. So, umpisan po natin dito sa ilalim. At yung elbows nyo dito, guys. Make sure po na your elbows is in line with your shoulder. And then, you lift. And don't lift your butt too much. Kailangan ma-feel nyo po ang pressure sa inyong chan. Na-feel nyo ba, guys? Lumalabas na ba ang pandesal ng inyong mga abs? Hindi na sila nagsasalita. And you can hold this pose for 30 seconds at the very least. Kung gusto nyo po ng konting variation, pwede naman yung dito yung planks and then lift, back down, lift, back down. Oh, ha? Okay ba, mga kapuso? Okay. So, we did our lunges already and our planks. And last, but definitely not the least, ito ang aking isa sa mga favorite, ang ating squat. So, for our squat, para din siya sa trampoline park na matatarget talaga ang areas ng iyong core and yung legs and in your, lahat ng to, itong buong katawan nyo. But this time, kailangan lang po na straight back. Hold your hands right in front of you para lang po alam natin kung ano yung center of gravity. And then, pull your foot down na para po tayo merong inuupuan. And then, up again. Down and up again. So, make sure po na hindi kayo nag-slouch. There we go. Ayan. Oh, Coach Jay, kamusta naman itong mga exercise na binibigay ko sa inyo? Ano pa ba mga pwede natin gawin bukod dito sa tinuro ko na pang-cool down pag trampoline park? Okay, so yung mga pwede rin natin gawin na cool down is more on like head rotations, yes. Mga arm stretch, okay. And then leg stretch. So, head rotations, tapos arm stretch. Ayan. So, mapifeel nyo mga kapuso, syempre, after intense workouts to really cater to your muscles at syempre to become healthier and more fit, this 2019, kailangan din natin ng stretches and to really ultimately have fun. So mga kapuso, sana po na-enjoy nyo tong trip natin sa trampoline park. Ito na ba yung part of